Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, mukhang literal guys na na hindi tumitigil ang kampon ng kasamaan ni Digong nyo. So ngayon guys, pag-usapan natin itong mga manipulated stories ng mga DDS para pagmukhaing masama ang presidente at pagmukhaing kaawa-awa sila na parang tila baga minamartial law kuno sila. Diba? So ngayon nga po guys, mayroong nakaschedule na hakbang ng maisog prayer rally doon sa baluarte ng mga Romualdez, which is if I'm not mistaken this coming 25 of May. So ngayon nga po guys, ang nangyari kasi, mayroong nagpost. So ito yung post guys ng isang bakla. Basahin lang muna natin ha, para mag-gets nyo yung concept. So ang sabi dito, 20K, one way, papuntang Tacloban. May bumili ng maraming tickets at yung iilan na natira na ticket, ayan na ang presyo. Tinalo pa ang Thailand. Ang lupit, hahaha. Talaga lahat, naharang lang ang maisugrali. Kumbaga, lahat na lang daw gagawin ng ating presidente, maharang lamang daw po ang hakbang ng maisug prayer rally. So sabi niya, hinihiram ko yung bato ni Darna, lilipad na lang sana ako, kaso nasa kanila daw, hindi pa sinonsoli ni Unanay. Actually guys, wala namang problema kahit araw-arawin nila yung pagsasagawa ng prayer rally na yan. There's nothing wrong with that and we are not threatened kung sakaling araw-arawin man nila yan. Kasi first of all, merong budget yung mga yan. Pangalawa, wala namang poproblemahin yung mga vloggers, yung mga maliliit na vloggers din, walang poproblemahin kasi sagot sila ng organizer ng prayer rally na yan. Kasi nga, may pondo. So, walang problema sa atin kahit araw-arawin nila kasi may pera sila. Wala din sa akin problema kahit araw-arawin nila kasi in the first place, sila din yung sumisira ng sarili nila. Kasi ano yung ginagawa nila sa prayer rally? Nagmumura, naninira, at kung ano-ano pa ng bibintang. At madami pang mga kasamaan silang ginagawa. Ngayon, ang problema kasi dito guys, magpe-pray, 'di ba? Kung hindi kayo pinayagan doon na mag-prayer rally sa hakbang maisog sa Tacloban, hindi sana kayo bibigyan ng permit. Eh binigyan kayo ng permit eh. 'Di ba? Binigyan kayo ng permit tapos ngayon magrereklamo kayo na mahal yung pamasahe. Oh guys, aminado tayo kasi merong tiningnan ko din yung flight. Mahal talaga, nasa 20K. So magtataka din kayo, Mima, bakit ang mahal? Diba? O, Mima, bakit ang mahal? Ano ba yung meron? Sinasabotahe nga ba? Okay, papaliwanag natin sa inyo kung bakit mahal ang ticket ng papuntang Tacloban. Actually, wala pa guys schedule ha. Wala pang schedule yung hakbang ng maisog doon sa Tacloban. Nag-post na po guys yung ka-app. Alam nyo, natatawa na lang ako dito sa mga sa mga DDS na to, na paghalataan na parang hakot yung kanilang mga supporters diyan sa pupunta sa mga prayer rally. Kasi mantakin mo, itong bakla, taga Maynila, merong mga vloggers na taga Davao, merong mga taga Maynila din ng mga vloggers. So, magpe-prayer rally kayo pero hindi organic yung mga pumupunta sa inyo. Like, tinatantado nyo ba kami? Diba, kung magpe-prayer rally kayo sa isang lugar, dapat siguraduhin nyo naman na organic yung mga dadalo. Eh, kaso ang nangyayari dito guys, tingnan nyo, bumubose sila, no? Nagre-reklamo, na kesyo mahal daw ang ticket. So, does it mean na hakot kayo? Mga hinakot? Mga binayaran? Ganun ba? I'm just asking. Kasi kung totoong organic yan, dapat yung mga nandyan sa Tacloban, sila talaga yung magpupursige, magpupursue na a-attend ng kusang loob yung bukal sa damdamin. Kaso ang nangyayari, kada prayer rally, same pa din yung mga mukha mga nakikita namin. So, does it mean mga bayad kayo? Mga libre ng pamasahe? Mga hinakot? Diba? Anyway, ngayon, pag-usapan natin kung bakit mahal ang fare, ang ticket papuntang Tacloban. Kasi para magkaroon din naman ng kahit papaanong utak or konting taba yung kanilang mga pag-iisip. Kasi mantakin nyo guys, magpe-prayer rally sila, hindi man lang nila chinek kung available yung area na yon. Kasi guys, bago pa, wala pang schedule ang hakbang ng maisog prayer rally, nag-post na po yung ka-app. Ito yung post ng ka-app . April 26 pa po ito pinost. Wala pang schedule ang hakbang ng maisog.
di ba, ang lalaking tanga ng mga organizer at ng mga pipitsuging vlogger dyan. Di ba, wala pang schedule yung hakbang ng maisog, hindi nyo man lang chinek yung area na pupuntahan ninyo kung okay ba yung air transportation. Eh kung mahal yung ano, yung fare sa Himpapawid, bakit hindi kayo mag-land transpo? Di ba? Madaming paraan kung gusto nyo makapunta. Mas mura pa nga sa land eh. Anyway, sabi dito, ka-press release 26 April 2024. Tacloban Airport implements temporary operational hours due to runway scheduled maintenance repair. Nakikita nyo, under maintenance, inaayos, may aayusin. Tapos ngayon magrereklamo kayo na mahal yung ticket fare, na mahal ang pamasahe. Under maintenance, so April 26, hindi nyo man lang background check. Kasi guys, ang nagiging mukha kasi neto guys, parang gusto nilang ano eh, parang ganito guys, yung nangyari sa Dumaguete, if I'm not mistaken, di ba yung mayor doon, hindi naman ano sa kanila, hindi aligned sa kanila, as well as yung governor, hindi din aligned sa kanila. So bali, pinuporsyon nila, sinisiksik nila yung sarili nila, ngayon, naiipit sila, ang sisi sa presidente. Yung parang, parang pagmukain nilang kaawa-awa sila. Parang ganun eh. Ngayon, dito sa ibang situation naman yung nandito, pero at the end, yung sisi pa din nila sa ating presidente na kesyo daw minamahalan, sinasabotahe ang pamasahe, di ba? Sinabihan ng presidente na mahalin niya yung pamasahe para maharang, hindi maka-attend, di ba? Yung ibang mga attendees dito sa prayer rally ng hakbang ng maisog doon sa Tacloban. Parang ganun yung gusto nilang palabasin. Where in fact, wala pang schedule ang hakbang ng maisog noong April 26, naglabas na po ng post itong KAAP. O, basahin natin ha. Tacloban, the Civil Aviation Authority of the Philippine Area has issued a public notice regarding temporary operational hours at Tacloban Airport from 6 a.m. to 6 p.m. effective from May 2 to August 2 due to scheduled maintenance repair on the runway. Under maintenance from May 2 to August 2, matagal nang pinost. Tingnan nyo guys, ang galing nilang manabutahin, no? Talagang perfect timing yung ginagawa nila. Nasasabihin na, ay nako, talagang ano kami, minamartial law na kami ng Administrasyong Marcos. Parang ganun yung gusto nilang ipahiwatig sa sambayan ng Pilipino. Or in fact, nakalagay na dito, oh, April 26 pa pinost. Diba, nagpaalala na sila na from May 2 to August 2, magkakaroon ng ano, ng maintenance, pag-repair. Diyan sa ano na yan, sa landing area ng Tacloban kasi sira. Tapos ngayon pag ano, magrereklamo kayo na bakit hindi man lang naayos itong ano na to, 'di ba? Nasaan napunta yung pera ng taong bayan? Bakit ganito kapangit yung airport, 'di ba? 'Di ba mahilig kayo sa mga ano, mga paninisi. Ngayon na inaayos, under maintenance, galit na galit kayo. Bakit? Why naman ganon? 'Di ba? Ang unfair nyo sa totoo lang. Like literally ang unfair nyo. Promise. Okay, pagpatuloy. After the issuance of a notice to Airmen NOTAM by the KAAP on April 24, 2024, measures are being taken to facilitate the runway scheduled, including asphalt overlay. As a result, the airport original operating hours from 4:30 in the morning to 8:30 in the evening will be shortened. Sunrise-sunset operations will take place while repair be carried out at night. This schedule allows sample time for the asphalt to cure before the first morning flight traverses the runway. The repair is also being expedited in the anticipation of onset of the rainy season. Anyway guys, yung pinakapunto lang natin dito, na-schedule na po yung pag-maintenance, pag-repair ng area noong April 26 pa po. And magiging effective to May 2 to August 2. So ngayon, ano yung nire-reklamo nyo? Yun yung pinakapunto ko dito. Ang lakas nyo magreklamo, hindi nyo man lang binackground check yung area. Eh di kung mahal yung air transportation, mag-land transpo kayo. Mas mura, matagal nga lang kung nasa Manila kayo.
So anyway, yun guys, mga pangano, 2024 na wala pa rin mga character development, 2024 na uso pa din sa kanila yung siraan, uso pa din sa kanila yung paninira, Diyos ko po. Mga walang ano, mga walang character development, nakakahiya kayo, literal. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.